Kamusta na po ang lahat? Ang estudyante ko, nag-breakfast na naman. So, hindi po ako na-vlog ng Tuesday, Wednesday. Dalawang araw po. So, today, mag-aaral naman po yan siya. Pero, sasamahan po tayo mamaya ni Bianan para kausapin yung teacher. Nag-message na kami sa, ano yan, may ano kasi kami, may app ba yung parang portal na pwede namin kausapin dun ang guru or ano pa mo makita dun. Kailangan ko ngayon i-download. Si Daniel pa lang kasi ang meron ba. Hindi sila nag-reply. So today, pupunta si Bianan dito. Maya, ipakausap po natin si Bianan doon. Kaya gusto namin mangyari ngayon na mas longer na po siya ba. Kaya hindi na nga siya umiyak, guys. Ang iniyakan niya ngayon, yung kunin ko siya doon. Na kung nanood po kayo ng vlog natin, yung kahapon po na vlog ay grabe po ang iyak niya. Kasi una, nag-agawan po sila. Baka hindi niyo po napanood yung vlog nung nag-agawan sila ng classmate niya. Ng labuan. Tapos ngayon, yun na din talaga ang time na dapat kunin ko siya ba. Yun ang usapan namin ng teacher. Sus, pagkuha ko sa kanya, guys. Nanginig na ako sa kapagod kay grabe. Ayaw niya talagang umuwi. Gusto niyang bumalik sa school niya. Gusto niya na talaga magstay longer ba? Yun lang, kay nag-agawan po sila, kaya siya umiyak. So ngayon, sabihin natin na hindi na yung 30 minutes lang siya doon. Hindi pa uminit ang puwet niya ba sa kakalaro doon. Mag-uwi agad siya. Kaya grabe ang wild ni Nathan. Bisan ko na po ito. Hinihintay ko na mag-uo siya. Say hi. Good morning, guys. Hi. Mag-school na naman yan si Nathan. Oh, that is sweet. Kahapon, hindi man ako nag-vlog, no. Grabe si Nathan, ayaw na talaga niyang ipa... Ano yun, yung itali kong buko, guys, ba? Nagagalit po talaga siya. Makita niya ako nakatali kunti. Mag-iyak. Ayaw niya. Agoy! Kalat muna bago punta paralan. Sige, magkalat ka muna dyan. Magpaka-good mood ka. Pagsawaan mo yan, kay doon hatian kayo. Kagabi, kinausap ko na po yan si Nathan, no? Na huwag siyang mag-agaw ng mga laruan doon. Dapat mag-share-share sila. Na magpunta siya sa school. Kahapon, ang ulam namin ni Nathan, ayan, oh, dinner po namin, spaghetti. Kay si Daniel, wala po siya dito kahapon. Kasama niya ang tatay niya. Every 2 months kasi yan sila, nakakain po sa labas, magbanding-banding. Nilabas ko yung kanin, ay, yung kanin, yung manok. Manok, hindi man tayo nakapagkanin kahapon. Ngayon, nanginginig na ako. Inahanap na ng katawan ko, guys, masakit ang aking ulo. Marami na po pala ang nag-try nung tinangat na salmon ko na nilagyan daw nila ng talong. Ako kasi, guys, hindi ako naglalagay ng talong dito. Yung talong nila, ibang-iba po sa talong natin. Yung katagalutuin ba, parang kailangan siya natipan. Kailangan po niya na, ano yan, ilagay pa sa pressure. Kaya katigas, matagal maluto. Mas gusto ko siya na nasa air fryer. Kaya hindi ko po siya nilagyan ng talong. Pero kung ako, kung yung talong lang natin sa Pilipinas, lagyan ko po talaga siya. Pwede nyo din yan lagyan ng okra. Kahit ang ilagay ninyo dyan, ay, malunggay ba? May nagtanong din po na kung wala daw sinigang mix, ano daw pwede ilagay? Suka po, kunting suka. Kasi dati pag nagpangat po ako, maraming kamatis at suka po ang nilalagay ko. Nung ngayon lang talaga yan na tinuruan ako ni Mamang na mas masarap pala na may sinigang mix. Marami pong hindi nakaalam sa inyo na anong dish yan. May nagsabi pa, ano yan, sinigang na may, sinigang na may mantika. Ano po yan siya sa Bisaya? Siguro yan, no? Pinangat. Pinangat na isda. Pero masarap yan sa ano talaga. Promise sa bangus. Lalo na yung bangus mo ay ano. Grabe kataba ba? Yung sa may tiyan. Ay, grabe kasarap, guys. Okay, ready na po tayo. Tingnan nyo. Punta na ikaw sa school? Okay? Ha? Oh, sige. Oh, excited na siya. Tingnan nyo. Excited na siya. Naligo pala ako. Kaaga ko naligo. Mga 6 siguro. Eh, grabe. Nakamantika ba? Makahiya. Di makita yung mga buhok natin dyan na parang humba na. Oh, sige na. Oh, tingnan nyo. Oh, siya pang mag-akyat pag sabing mapunta na sa school. Ready ka na? Huwag mag-agaw ng laruan, ha? Para hindi ka pa uwi ni teacher, ha? Puntay ka sa school, ha? Okay? Diba? Ganyan siya. Kaka-excited, oh. Okay. Kauwi na po tayo. Grabe yung ka-excited, guys. Ulit-ulit na ako. Pagpasok doon, kinausap ko yung teacher.
Sabi ko nga, last time, ayaw niya talagang umuwi. So, ang gawin po namin today, siya na po mismo nagsabi na habaan na po yung oras. Diba, na nandun si Nathan. Nung huli daw kasi ang nangyari, di ba, kaya nag-agawan sila. Grabe ang iyak ni Nathan na hindi niya mapatigil. Tapos yun, hinanap ako ni Nathan ba? Pero kagabi, grabe, siguro ka mga 100 times ko po siguro sinabi sa anak ko na huwag mag-agaw ng laruan na, mag-share ka ha. Tapos ngayon, nung nandun ako, mag-agaw na sana siya. Pagsabi ko na, huwag mag-agaw ng laruan ha, tumakbo agad siya palayo. Sabi ko, kikunin kita, pag mag-agaw-agaw ka. So yun na nga, ang sabi ng teacher, itry namin hanggang 10:30 kasi matapos po talagang play school nila hanggang 12:30 po yan sila. No? Pagkatapos daw na kakain sila ng prutas, kay mag-snack man yan sila. So, tsaka ko daw siya kunin, kaya para matry din po daw ni Nathan. So hindi nga siguro kailangan ni Vianna magpunta dito, no? Kaya nakausap ko naman ng teacher. Yun lang yun ba, na humingi na talaga ako ng tulong. Kaya nakita nyo naman yung vlog natin kahapon, guys. Gaano ko ka-stress, guys. Pag-say-bye ko kay Nathan ngayon, wala siyang pakialam. Nag-kiss pa. Masaya man siya sa school niya ba? Yan lang, kailangan niya po talagang matuto, no? Dito naman si Sushi, sige, pangalmot. Kaya buksan daw ang pintuan. Nag-marinate na pala ako ng manok. Nahihilig ako sa manok ngayon, guys. In fairness. Sana lang ay maano ni Nathan yan today, no, hanggang 10:30. Sinabi ko talaga sa teacher, awa ako sa anak ko, kaya ayaw niya talagang umuwi last time. Sabi ko, 30 minutes kami dyan sa labas, iyak lang po siya ng iyak. Ay. So ngayon, ang gawin natin, gawin ko lahat ng makakaya kong gawin dito sa bahay na ito. Kay sa taas, guys, hindi pa rin po kami tapos. May mga boxes pa po doon sa kwarto ni Nathan at sa guest room na hindi pa naayos ba. 6 months na kami dito, hindi pa rin siya naayos. Kaya kahapon, imbis na hindi ko siya patulugin, pinatulog ko sa hapon para may magawa lang po talaga ako. Hindi kasi nalagay yung gate na papuntang attic, hindi pa po nagawa ni Daniel. Kaya takot ako ba na baka mag-akyat siya sa attic habang busy po ako. Kaya pinatulog ko na lang. Tingnan yung ano, bigay na flower galing sa trabaho ni Daniel. Oh. Wow! Ang ganda! I-message ko na muna si Bianan. Kain na muna ako no para may energy bago ako magtrabaho dito. Kausap ko po ngayon si Daniel at si Bianan kay sinabi ko sa kanila tsaka si Maricel ba. Sinabi ko po sa kanila kung anong sabi ng teacher. So naisip ko ngayon, bakit ko naman siya kunin kung okay naman siya doon? Bakit ko siya kunin ng 10:30? Bakit hindi niya na lang patapusin kung hindi naman siya iiyak, 'di ba? Grabe talaga. Yun na nga, sabi ni Daniel, maaga pa rin yung 10:30. Nag-expect daw siya ng mga 11, tapos next time na ihatid siya doon yung full na ba? Full time na ba? Pero ngayon naisip ko, sabi ng teacher, 10:30 nga. Pero naisip ko din, ngayon lang din, nung nasa bahay na ako, bakit ko siya kunin kung hindi man siya umiiyak? Ay! Ang Maricel pa, sabi niya, wag mo kunin, Day. Pabayaan mo. Wag mo kunin ng 10:30. Hindi ako sure kung pupunta pa yun si Bianan dito. Baka magsabay yun siya magkuha kay Nathan ba? Tapos siya na talagang kumusap sa teacher. Akyat po muna tayo. Kakatapos ko lang kumain. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa ko kahapon. Tingnan niyo, kadami pa nating ano dyan. Mga lalagyan ng kabinet ni Daniel. Sa weekend pa yan. Hanggang dito yan ang weekend, guys. Kaya para masabay-sabay po siya, maitapon doon. Kaya puno na ang paper bin namin. Ito po yung dahilan kung bakit ko siya pinatulog kahapon para magawa ko po ito. Ito, ipakyat ko yan kay Daniel sa taas sa attic. Patago natin yan doon. Ito, nag-topi ako, nag-topiinin. Sabi ni Tita Gloria ba? Saya pa na, Day G, hindi yan topiinin, it's topiin. Yes po, Tita G. Alam ko po, tupiinin lang po talaga ang sinasabi ko. Dito naman yan, mga empty boxes na. Empty ko po yan siya kahapon. Itatapon din po natin yan. At dito, tingnan yung kwarto ni Nathan, guys. Ano na nangyari? Puno to ng boxes kahapon. Ayusin ko pa to. Hindi pa yan tapos. Yan, kay saan natin itago yung mga gamit yan pang baby. Hindi pa man siya dito matutulog. So, okay lang. Ganyan na muna yan. Hanggang sa, ano, dito na siya matulog, no? Hindi, linisin ko po yan. Ito naman, napang-fold na din po yan. Dito naman, naglinis din po ako dito. Dito na ako nagsasampay, guys, sa ating pa, ano tawag dito, eh? Guest room. May boxes pa. Libro kasi to. Yung mga cooking book. Hindi ko alam saan ilagay to, eh. Paakyat ko na lang muna din to kay Daniel. Yung mga bigay ni Bianan ba? Puro cooking book po yan, no? At yung sa baba, ano yan? Ah, mga damit ng ano, pang bata na ipahiram ko kay Precious.
Ito naman, o, tingnan yung mga sapatos ko, mga boots dito. Yan ang dahilan kung bakit ako bumili ng bagong shoe rack na naman. Dito po siya ilalagay yung shoe rack. Somewhere here. May tumatawag. Ala si Daniel, kaya yan, baka tinawagan na siya ng teacher. Anong oras na ba, alas 10? Hello, good morning. Good morning, Ms. Mariela. Thomas Tulejo. Oh, yeah, hello. Hi, good morning. Yeah. Oké. Okay. En eigenlijk alleen maar gehelpt. Heel even een paar keer een beetje rustig. Ja. Maar nog een half uur langer, dat vind ik wel, vinden we wel heel lang voor hem. Oké, dan ga ik nu. Dankjewel. Doei. Tot straks. Kita nyo, di ba? Magtawag sila. Kaya alam nila na nandito lang ako sa bahay. Pero buti na din yan. Uy. Ay, kapangit din si Nathan. Grabe, mag-iyak doon. Si Vika, tinawagan ko po. Papunta na din po siya. Nagdali-dali na siya. Diba dapat 10:15 pa siya mag-alis ng bahay? Hindi na lang. Si Nathan, umiyak naman. Kita kami sa labas ng school. Ah, leka. Locos here! Nathan! Panda is here! Tingnan nyo, dala niya. Galing school. Kaya ayaw niya talaga na iiwan. The panda, Vika. He did not want to leave it. No. Because this one, we saw that in IKEA the last time we were there. Then he thought panda, it's his panda. We did not buy it. Yeah, panda. Hey, and, ne, in IKEA, Vika, he was hugging it. Yeah. And dan gaat hij maar mee naar de dingen. Yeah. Then you take it with you. Yeah. Hello? Yan yung iniyakan niya, guys, doon. Hello? Kung kata ba dyan? Mag-isang oras na po daw siya na umiiyak, kaya tumawag na po sila. No, tapos sumuka talaga siya, guys. Nilagay niya nga sa silupin ang damit ni Nathan. Hindi na daw nila makaya siguro ba, kaya tumawag na. Pero halos mag-isang oras daw siyang umiiyak. Di ba, kawawa din? Oh, may sinabi si Benan. She just said that when I'm cooking here, so? Yeah, like that, and when then she's seeing the pig, it looks very beautiful though. Yeah, because they have the same colors as the table and A lot of people said that to Vika, that it fits with the color of this. And I think it's a nice picture. Yeah, I'm not changing that. You think? Well done, no, don't do that. No, don't do that now! Don't do it! Then do it! Pakapihin na natin ito siya. Tepa, marunong mag-gusto ka pakapi. Then, na siya, Oma. Maglato-lato ka. Whoa, 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 whoa! Oma, Oma. Whoa! Tingnan nyo ang anak ko, guys, saan siya. Pusikyo. So, kaya na lang ito tayo aasitin. Dinalhan na ng anuunan. Diyan ka lang. Tutut! Yeah. And it is a balloon. Oh! Hello. Titani. Titamu. Titani. De banana. Oh, de banana gaat even slapen. Hi, guys. Tinapay? Wil je tinapay? Okay, tinapay is it? Umalis na si Oma niya. Umiyak po siya pag-alis ng lola niya. So, yun na nga ang nangyari ngayon. Hindi siya umiyak dahil nag-agawan doon. Opo, magko ako tinapay. Lika dito. Hindi siya umiyak dahil nag-agawan. Umiyak siya 5 minutes pa lang na umalis ako. Hinahanap niya po ako. Ha? Sabi naman ni Vika, wag daw pilitin si Nathan. Kailangan niya pa ng time ba? Magko ako tinapay. Anong gusto mo? With tuna inside? So, sabihin natin, umalis ako doon ng 8:40. Tumawag sila ng alas 10. Diba, nag-try din talaga ang teacher, guys. For now. As of now, for today's vlog. Nag-try talaga sila na patahanin si Nathan. Kikatagal-tagal yung umiiyak mo. Pagdating ko, kumakain na po ng prutas ang mga bata. Si Nathan, kinakarga ng isang teacher. Kay umiiyak. Tapos wala na yung ano niya ba, yung kanyang sweater. Wala na din siyang medyas. Kay may suka. Sumuka talaga siya. At sa Monday po, pupunta yung pediatrician.
yung kinausap nga namin last time about kay Nathan, kay para makausap din ang teacher, kay para ma-advisean din po sila, no, kung anong dapat gawin itong mga, pag may mga bata na ganyan. Diba, ganyan dito guys, mag-usap-usap ng my psychologist and pediatrician. Ah, Nathan, tinapay mo, may tunay yan. Halika, tinan niya, makaupo na siya. Tinapay? Anong sabihin kay mama? Ano? Thank you, mama daw. Kain! With tuna salad. Kapugi naman. Uy, parang hindi nag-iyak. Pagdating po namin doon, umiyak po siya. Tapos gustong-gusto niya dalhin yung panda na binalik na ngayon ni Bianan. Kausapin ulit ni Bianan yung teacher kung ano bang gawin namin sa Lunes, no? Bakit ka andyan? Pero gusto ko yung nangyari today na nag-try po siya. No, hindi yung katulad ng mga huli ba na ano pa lang, 15 minutes pa lang, umiyak si Nathan. I mean, 15 minutes na umalis ako doon, tapos umiyak si Nathan, tawagan po nila agad ako. Pero ngayon, umabot ng isa't kalahating oras. Diba na, trinay po nila na kunin ang loob ni Nathan. Bumili pala si Daniel ng ano guys, oh. Permission. Ah. Permission. Nakalimutan ko na. Kaki kasi tawag dito ba? Persimon. Kahapon, first time kumain ni Nathan nito, nagustuhan niya po, no. Meron din tayong ano, pag-rate dito at isang banana. Okay ka lang dyan? Masarap ba yan? Hmm? Pagkatapos niyan, magprutas ka ha? Mahulog ka? Yung panda na yun, yun din po ang dahilan kung bakit naghilahan kami nung last vlog ko. Kay gusto niya talaga dalhin. Buti na lang ngayon si Biana na talaga mismo ang nagsabi na pwede bang dalhin na lang tapos ibalik lang. Kay nung, kailan ba yun? Nung huli na yung car ang gusto niya, na ayaw talaga ipadala ng picture, kinuha talaga sa kamay niya. Buti na lang ngayon sinabi ni Bianan. Hindi ako bumili nung panda guys, kay kadami na pong stuff toy ni Nathan. As in, malay ko ba na iyakan niya yan sa paralan ngayon. Meron na dito, oh, ayan oh, puno na po yan. Yan, puro stuff toy po yan. Yan, may panda siya, pero malaki. Panda ba to, oh, panda man yan. Tapos, sa taas din, merong isang bag talaga na napakalaki. Yung IKEA bag, puro stuff toy din. Kaya hindi ko yun binili. Did you talk to the teacher? Huh? Did you talk to the teacher? Yeah. Yeah. Maandag komt dus een pedagogisch coach. Ah, what is that? A coach to tell to the teachers and they can tell you or you can talk with her. Yeah. How to handle this situation. Yeah, on Monday. Tama din naman, di ba? Kung isang oras ba naman umiyak si Nathan doon, hindi din yun maganda sa mga bata doon, guys, na magsigi lang siya iyak-iyak, di ba? Sa grupo nila doon ba? Tama din. Hindi na kasi namin tumapastop si Nathan. Sa mga nagsasabi na maaga pa po kasi ganun, na pinapasok na agad namin si Nathan, para din man po yan sa kanya, guys, na matuto po siya, lalo na nga sa language niya. At saka, isa din sa dahilan kung bakit ayaw na po namin i-pull out si Nathan, kasi ngayon na nakapasok siya dyan, masaya po kami masyado dyan. Kay kalapit lang sa bahay namin, guys. At isa pa po sa kinakatakutan namin na mawalan siya ng slot, yan din ang ayaw ni Daniel na mangyari, na hindi na po makapasok dyan si Nathan, kasi puno na ba? Puno na nga yan sila, guys. Natakot pa kami na hindi yan siya makapasok dyan ngayon. Kaya ngayon, sure na, di ba? Na dyan na po siya mag-preschool, mag-elementary. Sa Lunes naman, mag-sit-in na naman daw ako ulit doon. Tapos kausapin yung pupunta nga na, ano yung sabi ni Bianan? Coach daw yun siya ng, yung specialist na pinuntahan namin, magbigay sila ng tips. Kasi para din daw sa teacher, maging sila ng tips kung ano ang dapat gawin ba. Mga advice. So ako, kausapin ko na lang din daw yung specialist na yun. Hindi ko din kasi talaga pediatrician or psychiatrist. Iano ko nga, i-google ko yan mamaya. Nilagay ko sa Google. Unsa naman eh. Mga paa-paa man. Pediculok. Ano man ito? Parang pedicure ba siguro yung pagkaano nito? Nag-message si Bianan, guys. Ang sabi niya, sa Monday daw, magpunta ang pedagogish. So, hinanap ko siya sa Google.
Pedagogical. Ano ang pedagogical? Pe... ano? Pedagogical? Hindi ko man yan alam, uy. Tingnan nyo ang anak ko, guys. Nagbuhay-buhay. So, nagtabi man siya sa akin dito, tapos tahiga-higa siya ba? Kinunan ako ng kumot. Ayan, borlogs na. Pagaling sa school, iyak-iyak siya doon. Pagod po talaga siya, no? Pero pag nasa bahay lang, iwan. Matulog ba siya? How are you today? Feeling good? Oh, di ba? Walang bis-bis. Kami ni Nathan, yung pre, yung damit namin. Anong oras na ba? Alas tres na po ata. So, mamaya, may lakad po ako. Sama kayo, guys. Bibili ako ng bagong pregnancy test kaya hindi pa rin ako dinudugo. Naunsa naman eh. Huh. Hindi pa rin ako dinudugo. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Wala talagang nangyari. Nakadugo-dugo. Pregnancy test po ulit ako kasi nung huli na nag-pregnancy test ako, ano ako nun eh? Two weeks delay na po ako nun eh. So ngayon, ilang weeks na. Kailan na ba yun? Last week lang ata yun eh na nag- pregnancy test po ako no. So mag isang buwan na po na hindi ako dinudugo. Diba? At kakain din po kami sa labas ni Maricel. Kami lang dalawa kay busy na po si Precious at kakaano niya lang sa trabaho ba? Kakasimula niya lang po sa bago niyang trabaho. Kaya kami lang po muna ni Maricel kaya nakikrave kami doon sa Indian restaurant paborito na taga namin siya, guys. Siya nagcrave siya ng ano, ng naan bread daw. Ano man, bag mo to, ilagay ko doon. Hindi ka magpunta sa school, matagal pa, sa Monday na naman, okay? Tapos may emergency storm pa talaga dito, ay one lang, kaya paiba-iba talaga ang weather. Ang sabi, alauna daw magsimula, wag yun, kaganda ng weather guys, oh. Wala man lang gani ulan. May storm daw kahapon, ang sabi, very nice weather, ganun. Sa, kailan ba yun? Oh, kahapon, nag-check ako sa Google, very nice weather. Tapos kanina, pagising, biglang nag, ano, code orange. Guys, totoo ang balita. Hiwalay na daw si Richard Gutierrez at si Sara Labate. At si Kim Chu at si, ano, sino yan? Si Kim Chu at si, sinong, Christian? Wait lang, kalala ko yung, basta, ang boyfriend niya, baka dahil sa Lim lang, nagselos. No. Na ano, na high blood din siguro ba? Yan ang nababasa ko lahat ngayon sa Facebook. Kaya gustong-gusto ko manood ng Lin Lang, guys. Kaya ang nababasa ko, ang nakikita ko, puro Lin Lang. Na trending po talaga siya na ang mga tao daw na high blood po daw. Pati ang mga subscribers natin nagko-comment, high blood din daw sila. Manood daw ako. Paano kung manood? Wala man siya sa Prime Video dito. Si Maricel kakata, ay naiyak na ako sa kakatawa, day. Kakatapos niya lang po sa trabaho. Kaya diba sabi ko po sa inyo na ano, may storm ngayon. Tingnan niyo, nag-send sa akin ng video. Thank you, Belle. Kucho. 4:30 pa lang po, inaanapan na ako ng pagkain ni Nathan. Alas 5 kasi kami kumakain dito. Siyempre, hala, hoy, hindi na muna magupo. Lutuin ko pa ito. Huwag ka na muna magupo dyan. Lutuin pa to ni Mama. Spaghetti? Spaghetti? Yeah, may sauce na kasi dito yung ulam po namin kagabi. Ikaw? Sabihin mo, ikaw, David, ikaw? Ano na? Bakit ka nakahiga dyan? Ha? Ikaw? Magpunta ka kay Oma mamaya, ha? Oo. Nya? Opo, mamaya, okay? Umiyak. He wants to go to Oma, manggood. Because Vika cold. Ang matira dyan, ilagay ko sa freezer. Para next time. With all the veggie po yan. Salamat. Salamat. Kain ang aking mag-ama, guys. Dahil na. Spaghetti. So? Spaghetti. Yummy, my love. Yummy. Ito. Ano? Ano? Good so.
Ready na ako. Pasimplihan lang po natin for today's video, no. Niredihan ko na din po si Nathan ang mga gamit niya. Bakit kaputi? Niredi ko na din po ang dadalhin ni Nathan kay baka mag-uupo siya or mabasa ba siya. Nagdala ko ng damit, diaper. Para doon kay Gianan. Ito, mga alas 11 pa yan natulog. Kay grabe ang tulog namin kanina. 3 hours po kaming natulog. Inday Garnet, ano ang lipstick mo? Bakit maganda ang shade? Yan po yung... Sabihin na natin, kaya alam po talaga may magtanong. Kaya maganda talaga siya, guys. Ito na yung ginagamit ko dati pa. Yung ating galing sa MAC na Mullet Over. Guys, sumakay lang ako ng sasakyan. Tingnan nyo, wala mang ulan. Grabe lang talaga ang hangin. Mahal lukat ni. Mahal. My hair was not like this. Kunin natin si ano, Maricel. Sunduin po namin siya kay kawawa din. Ganun siya ka-happy, guys. Happy yarn? Ang punta kay Oma? Oma Vika? May kanta para sa amin, guys, pa ito. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Di lamang pag-ibig ko, di lamang ang buhay kong ibibigay sa ngalan ng pag-ibig mo, higit pa riyan aking mahal ang alay ko. What was that? I did that on purpose, mahal. You don't think I can sing that? You don't think I can sing that well? You want another one? We're almost there, guys. Higit pa riyan aking mahal ang alay ko. It's good? No, that's lower than the one you had to do with the other one. No, I'm pretty sure it's the same. No, it's lower. Higit pa riyan aking mahal ang alay ko. Almost. It still needs to be a little bit higher. Shut up. Yan na siya. Rain or shine or windy. Can you go a little bit here? Sorry na ako. No, because... Ano dahi? Kaya lang? Grabe, kahit ang babagyo. Lahat kakayanin, guys. Nag-vlog ka na, dahi? Oh, maya, maya naman. Ay, grabe, dahi. Pagpasok ko talaga sa sasakyan, dahi. Ganyan agad. My gosh, madami tayong patay guto dito, dai. May mga tao pala, dai. Kabuo, pwede mo na akong mag-fits, dai. Ha? Kabuo, pwede mo na akong mag-fits. Hindi, uy, grabe ang hangin, dai. Pwede daw siya mag-bike, grabe ang hangin. Grabe, puno talaga sila, guys. Hindi ako nag-expect na ganito, dai. Puno sila. Busy talaga sila dito. Masarap kasi masyado. Hello, grabe yung tsura ko, dai. Grabe, saka busy nila, guys. Isang oras na po kami dito. Baka masundo na lang kami ni Daniel. Wala pa rin ang pagkain. Dai, pagdating order, dali na lang sa sakit. Hello! Grabe, 1 hour and... Ano, mga 12 minutes, guys. Nandito na ang ating order. Wow, yummy. Hipon, guys. Hindi, nakain na tayo, Maritel. Guys, kami lang talaga ang pinagluluko ng weather, guys. Kalaki ng aso niya, guys. Kalaki ng aso. Elf years old na daw. Kalaki, day. Kalaki, day. Grabe. Parang mas malaki pa yan sa atin, day. Day, pinagluluko tayo ng ano, day. Nang? Yung muna? Hindi ng weather. Wala ko nga. Buwang di sana nag na ano na lang tayo dai na bike na lang tayo. No, para alas 11 sana kami mag-uwi ba. Wala klaro. Wala oi. Hindi may mga damit na 'yo mag ano dumpster diving dai dai. Uy, riyak ko. Dumpster diving. Dai 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 mag dumpster diving. Uy, bawal 'yan. May insa din dai ba? As in dai bawal mag ano? Mag
biro ng mga ganyan. Ano? Ano yung nasabi mo? Yung pagtawanan mo yung ganyan? Tinapon yan dyan. Pwede dumpster diving. Bakit grabe mo kaseryoso? Takot na ako. Pahingin sa atin. Ang pamahingin daw, guys. Uy, hindi bawal talaga yan, guys. Asin daw. Maganyan-ganyan. Ganun? No, baka sa waray lang yan, day. Siguro sa amin. Sa amin kasi bawal. Asin, day. Hindi ba bawal, pero pamahingin ba? Noon, sabi ko, mag-dumpster tayo, day, kay may mga damit to. Wala na. Pamahingin naman ang sinasabi sa akin. Hotel po yan siya. Diyan nagtrabaho si Precious noon. One week. Hindi niya nakayanan. Grabe daw kabigat ng comforter. Guys, buti na lang talaga. Hindi kami nag-bike, guys. Naghangin na. Hindi ito kaya i-bike. Promise. Lakas kasi talaga hangin. Hindi siya. Bakit man yan, day, no? Kasi flatland sila, day. Oo, day. Totoo yan. Oo, kasi flatland po sila. Walang daanan yung hangin. Straight lang po straight talaga lang siya.